January 26, Miyerkules, unang pagbasa. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyunawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, Miyerkules na naman. At ngayon, pinahayag na naman ang Salita ng Diyos sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Nang kung saan ang salita na ito ay hinahamon tayo sa ating katotohanan. Kung ano yung ating kalagayang katayuan at nais tayong dalin sa kaligtasan, kalayaan at kagalakan. Sa ating ebanghelyo, nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Sabi doon, lumulan daw siya sa isang bangka. Ginawa niyang parang podium o ambo yung bangka para makita siya at marinig ng mga tao. Nagbigay siya ng isang talinghaga tungkol sa magsasaka na lumabas upang maghasik. Wala naman sinabi doon kung iba't ibang klase yung binhi. Kaya may iba't ibang resulta. Pero iba't iba naman ang nilaglagan nito. Lahat ng ito'y naghahayag ng di parehong pagtanggap ng tao sa inisyatibo ng Diyos. May anim na iba't ibang resulta. Ang tatlo ay negatibo. Maganda yung mga salita na ito, negatibo, positibo. At yung tatlo naman ay positibo. Dahil ang binhi ay pwedeng malaglag sa daanan, sa kabatuhan o sa dawagan. O magbunga ng tatlong iba't iba ng dami. Meron 30, 60 at 100-fold. Ang salita ng Diyos na nangungusap sa atin ay pwedeng malaglag sa matigas na daanan. Nangyayari ito kapag wala tayong naiintindihan, kapag may naririnig tayong salita. Tapos ay may pagmamalaki pa tayo, wala tayong pakialam kung wala tayong naiintindihan. Nananatili tayo sa ating kalagayan at patuloy tayo kung ano ang nakagawian natin, nakasanayan. Alam nyo, hindi porkit wala tayong naiintindihan, ay nararapat lang na tanggihan natin kung ano yung sinasabi sa atin, lalo pa ang Diyos ang nagsasalita. Kasi may pagkakataon na ang Diyos ay nangungusap sa tao, sa atin, na maaari na hindi natin naunawaan sa pagkakataon na iyon. Kasi pwede nating hayaan naman na dalhin tayo ng salita ng Diyos kung nagtitiwala tayo sa Kanya, bagamat di natin lubos na nauunawaan. Kasi kung di natin ito gagawin, di tayo makakarating sa malalim na pangunawa sa mga bagay-bagay, pagkilala sa ating sarili na magdadala din sa atin sa pananampalataya. Mananatili tayo sa ating kababawan lamang na para gawang ang buhay ay wala lang, okay lang, pwede na. Hindi ganun ang gusto sa atin ng Diyos. Pwedeng tularan natin ang mahal na Birheng Maria, ang ating ina. Kasi may mga pagkakataon, hindi niya rin naunawaan ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Natanim, sabi niya, sa isip ni Maria, ito yung sa banal na kasulatan, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulayan. Pinanatili niya ang kanyang puso na kung saan naroon pa rin ang salita, bagamat hindi niya naunawaan. May mga pagkakataon na ang salita ay nagbibigay ng sigla sa atin, di ba? Ginaganahan tayo. Tinatanggap natin ng may kagalakan. Ganito ang nangyayari kapag ang binhi ay naguhay na malapit sa bato. Kapag ang binhi ay tumubo sa kabatuhan. Pero ang sigla at gana ay nanlalamig kapag ka dumarating ang problema, kapag may pag-uusig, kapag may kahirapan. Katulad ng binhi na namamatay, kapag sumikat ang araw dahil sa init na ito, sa bato, namamatay yung binhi. Pwede rin natin tanggapin ang salita ng Diyos nang may pag-aalinlangan. Tinatanggap ito, nakikinig tayo, pero may pinakikinggan din tayong iba. Alam nyo, eksperto tayo talaga sa compromise. Kaunti dito, kaunti doon, natatakot tayong mamili o manindigan sa ating pinaniniwalaan.
Ang salita ng Diyos ay salungat sa sanlibutan. Tandaan natin to. Ang batayan ng salita ng Diyos ay pagmamahal. Walang panglilinlang at di hangarin ang pakinabang sa sarili lamang. Manatili sa kapangyarihan ang mundo, panlalamang. At ang magmahal, mga kapatid, ay hamon sa atin na talikuran ng mga bagay na kinahuhumalingan natin sa mundong ito. Ito yung paraan ng mundo eh. Kailangan natin itigil ang pagtatanggol sa maliit na mundo na ginagalawan natin sa harap ng salita ng Diyos. Dramatic ang pagkakasabi ni Jesus sa mga taong di maliligtas. Sabi niya, dahil bulag ang kanilang paningin, di makapakinig at nagmamatigas ng puso. Nakakatakot ito. Lahat tayo ay nanganganib na maging ganito. Kumbaga, para tayong baog na dapuan ng binhi ng salita ng Diyos. Na hindi tayo pwedeng umunlad, mapagyaman ang buhay, para di naman sa kapakanan ng iba. Ang katotohanan, mga kapatid, ang problema sa buhay ang nagdadala sa atin totoo lang sa pakikinig ng seryoso at taimtim. Yung mga pinagdadaanan natin problema ang nagbeberipika kung tayo'y totoong bukas sa salita o paimbabaw lang ang ating pakikinig. Wala naman sa ating maayos talaga ang buhay eh. Ang lahat ay may kailangan baguhin. At itong layunin ng salita ng Diyos, komprontahin ang katotohanan natin, ito'y baguhin at iligtas tayo sa kalagayan natin. Dalhin tayo sa kapistahan, sa kagalakan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan na masakit. Ayaw natin ito kadalasan, di madaling pakinggan. May hapdi tayong nararamdaman. Nilalantad ang ating sugat. Minsan napapahiya tayo. Pero dadalhin tayo nito sa kalayaan, sa kasiyahan, dahil ito'y katotohanan. Bagamat ang pag-aasik ng salita ng Diyos ay sasablay sa iba dahil sa maling pagtanggap, pero sa kahulihan, magbubunga ito ng kahanga-hangang resulta sa mga taong nakinig na may bukas na puso. Katulad nila San Pablo, pinagdiwang natin kahapon ang kanyang kapistahan. Ganon din si Timoteo at Tito na ngayon ay pinaparangalan natin. Naging matabang lupa ang kanilang puso sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Narinig nila ito, kumilos at nagbunga ng marami. May bisa ang salita ng Diyos at magbubunga ng kahanga-hangang dami ng kabutihan. May 30, may 60 at merong 100-fold. Marami pong salamat sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapadala mo sa amin ng iyong anak na iyong salita na nagkatawang tao. Tulungan mo kaming makinig at magpatotoo sa salita ng Diyos. Katulad ni San Timoteo at Tito, inialay din namin ang aming mga sarili sa iyo na ipalaganap ang iyong salita. Huwag mo kaming hayaan na panghinaan ng loob. Pinagkakatiwala din namin ang lahat sa iyo, pati ng aming kahinaan, pagkukulang at kabiguan. Jesus, nagtitiwala kami sa iyo. Pinapanalangin namin ang lahat ng ito sa dakila mong pangalan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.